I hope that there is no regret in our hearts and soul. Ayan. Tapos, we know, para mabasa nila kanina, balik mo yung pinakita mo kanina. We know that we did everything. Alam natin na ginawa natin ang lahat. All the diligence, all the sacrifices, not just mine, but especially yours. Sabi po niya, alam natin, ginawa natin ang lahat. Ang lahat ng kasipagan, ang sakripisyo, hindi lang sa akin, kundi lalo na ang sa inyo. Nakita ko ang inialay nyo sa eleksyon. Umaasa ako na anuman ang ating inialay ay maitataguyod natin sa isang mas malaking laban that is to come for all of us, sabi po niya. Sabi po, dagdag pa po ni Nanay Lenny sa kanyang mga supporters, nararamdaman ko kung ano ang inyong nararamdaman. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Nais kong malaman ninyo na ang inyong pag-alala, ang inyong galit, we carry that as well. Eh, unang-una, Nanay Lenny, okay na yung nag-aalala eh. Ba't yung galit? Pati ba naman ikay galit? Ito na po yung sinasabi natin eh. Hindi ako, ayoko magpayo dahil kayo naman eh mas matanda po sa akin at marami namang nakapaligid sa inyo na higit na matalino at magagaling at baka nga nagmamahal din sa bansa, mga kaibigan. Pero, sabi nga sa English eh, you should be the bigger person here. Dahil sa tinitingnan po kayo ng mga taga-supporters nyo eh, imbis na payapain nyo eh, may kasama pang pambubuyod eh, itong we want you to know that your worries and anger, we carry that as well. Tapos binabalik-balikan nila yung sabi niya, inulit po niya ang nauna niyang statement that they will not neglect the reports of irregularities during the elections. Hindi daw po nila wawaling kabuluhan yung pong mga ulat ng irregularidad, anomalya ng eleksyon. Kasi yung po yung itinanim, nakatanim ngayon sa isip lalo na ng mga bata. Kasi nanggagaling sa matatanda. Ano po yung galing sa mga bata, mga matatanda na ngayon po eh siyang inilagay sa damdamin ng mga bata na meron daw pong dayaan sa eleksyon. Sus Mariano kain daw. Nakakalungkot po mga kaibigan eh. Dahil yung pong ganung mga statement, kung po yun eh, o ang tawag yata dun eh, open-ended eh. No? Maaaring mali ang ipakahulugan na iba eh. Mahirap, siguro nga, mahirap para sa kanila na natanggapin ang katotohanan sa pagkakataong ito. May maganda namang sinabi. Babasahin ko na lang ng mabilis ha. Robredo reminded her supporters, tatagalugin ko na para tatranslate ko na sa Tagalog. Pinaalalahanan ni Robredo ang kanyang mga supporters na gamitin sa mabuting bagay ang kanilang kalungkutan, galit at kawalang pag-asa. Sinabi ni Robredo na si Vipe Robredo po tinutukoy ko. Sinabi ni Vipe Robredo na ang kanyang mga suporta ay maaaring gamitin ang damdaming ito sa mga bagay na maaaring lalong magkawat, magpakawatak-watak sa atin, binigyan pa ng choice. Or, sabi niya, they can use it to introduce new changes. O gamitin ito para magpakita ng mga pagbabago. Eto, meron naman siyang magandang binanggit sa dulo. Sana ito inulo eh. Dapat ito inulo eh. Pasensya na kayo, nakikialam ako sa speech ni Ma'am. Dapat ito inulo. Sabi niya, she also said that no matter what the result of the election will be, she hopes that her supporters will accept it.
Sinabi po ni Mrs. Robredo na anuman ang magiresulta ng halalan, umaasa siya na ang kanyang mga taga-suporta ay tatanggapin ito. Ayan, sabi niya, while we are all grieving the results of the elections, no matter what the final result is, let us accept it because that will be the source of our strength. Alam nyo, mapakialam lang din ako eh. Pasensya na kayo, pakialam ero to si Twining. Kung ako ang, kung gusto ko talaga, kung mahal ko talaga tong bayan na to, kung mahal ko talaga ang bayan na to, ayaw kong isubo ang mga kabataang ito na kung ano lang ang narinig eh, sila ng pinaniwalaan. Dahil nga, mahal kayo ng mga kabataang ito eh. O sabihin natin, kabataang matanda, umabot kayo ng almost 15 million. Ang dami nun. 15 million is 15 million. Ngayon, if you are a true leader, if you are a great leader, dalhin nyo sila dun sa patungo sa mabuting adikain. Ano po yun? Ang ikabubuti ng ating bansa. Sa bagay, binanggit ko na po ito nung nakaraan eh. Marami pong mga tao, ang inaasahan ko na pagkatapos ng eleksyon, imbis na tumahimik, eh ang gagawin na kagad eh kung paano babakbakin yung nanalo. Eh tama nga, hindi ako nagkamali.